Guidelines na ipatutupad sa mga lugar na isa sa ilalim sa General Community Quarantine sa Mayo 1, inilabas na ng Malacañang. Si Vic Sumintak sa detalye. Naglabas na ng guidelines ang Malacañang na ipatutupad sa mga lugar na isa sa ilalim sa General Community Quarantine o GCQ sa May 1. Sa virtual press briefing ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque sa Malacañang, ang mga lugar na hindi kasama sa Extended Enhanced Community Quarantine ay ituturing na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Ang mga lugar na nasa ilalim ng Extended Enhanced Community Quarantine hanggang May 15 ay ang National Capital Region o Metro Manila, Region 4A o Calabarzon, Region 3 maliban sa lalawigan ng Aurora, lalawigan ng Pangasinan, Mountain Province kasama ang Baguio City, lalawigan ng Cebu kasamang Cebu City, lalawigan ng Iloilo at Davao City. Ayon kay Roque, papayagan ng operasyon ng mga negosyo sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ, subalit mayroong mahigpit na security at health protocol na dapat sundin bilang new normal. Kaya na bukas sa ilalim ng ECQ at ng GCQ, agrikultura, fisheries at ang buong entire chain PCQ. Sa mga industriya po, yung manufacturing and processing plants, ang mga serbisyong hospital at ang mga klinika. Allow din po sa ilalim ng ECQ at GCQ ang mga serbisyo gaya ng power, energy, water, IT, telecommunication supplies and facilities. Sa larangan ng export sa ilalim ng ECQ and GCQ ang export companies, yung business process outsourcing companies, ang mining at quarry. Ito na po yung mga industriya na allowed sa GCQ na hindi po pinayagan sa ECQ. Ang mga industriyang po pwede na po sa GCQ, other manufacturing activities, yung mga beverages, both non-alcoholic and alcoholic drinks, allowed na rin po ang mga serbisyong ito under GCQ, other services. Malls and commercial centers, pero limited po ang opening. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Hindi.